Andito na siya, 65.33 yung pinaprofits ko. Itong bagong setup na to, around 1 minute. I guess today pag-uusapan natin dito yung trading bot. For me, this is very essential, especially pag sobrang busy mo. And sa mga nagtatanong, hope you get some ideas dito step by step natin na bibigyan ng perspective. Bigyan natin na example itong si Mavia dito. It's good kasi down siya, negative 74%. Bigyan natin ng pinaka step by step guide, especially for the beginners. This video is for those who ask questions, hope this video acknowledge. And ibibigay ko din dito guys yung pinaka-opinion ko kung paano i-navigate ito, paano puntahan, and kung paano ako dito nagkaroon ng profits kasi almost 30k yung pinaprofits ko for I think around 2 weeks, no? We'll check that. Makikita naman natin doon yung pinaka-days kung ilang araw na nagra-run yung sinetup natin na parameters. Pero before tayo dito mag-start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first. Subscribe yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel. Gamit yung pinaka-cellphone natin is that we can just navigate and we can access yung trading bot features dito guys. Ang dami rin ditong features if meron tayong skills, experience, understanding sa market guys. Make sure you understand dito yung pinaka-risk. Risk management is very important, no? Para puntahan itong app na to, you can just download this app. Ilalay ko na lang sa description ng video na to yung official link. Meron na ding trading fee discount which is very important if you are creating trading bot. And especially para makaiwas na rin sa mga phishing links online guys, no? So you can just use yung official link natin dyan. Dito, kailangan mo magpa-KYC. Meron din ditong features that you can cash out your asset papunta sa GCash, sa mga e-wallet, papunta sa banks, no? Meron din dito. You can also, for example, if you want to transfer from other exchange, papunta dito, USDT, pwede guys, no? More on BSC, Smart Chain na network, yung ginagamit ko dito para makapag-transfer, no? Pwede rin sa GCash, pwede ka rin dito. So, just go to P2P lang, dito sa P2P trading. So, once you verify your account, kasi kailangan ma-verify para magamit itong P2P trading so that you can access this, no? So, I acknowledge lang. And then, dito, for example, hanap ka lang dito na maganda yung pinaka-completion, no? Ito, 100%, one of the good criteria. So, meron ako dito mga example. Tapos all, tapos dito sa buy, and sobrang basic lang naman, just like other platform. Meron naman dito pinaka step by step, you can ask naman dito sa pinaka merchant, no? So simple as that, and balik muna tayo dito, tapos back. Crypto to crypto transfer naman, papunta dito is that punta lang tayo sa assets, and then pagkatapos nyan dito sa may deposit tab, and then sa may deposit crypto, no? And then yung pinipili ko dito, say for example, I have USDT. Punta lang dito sa crypto. Tapos, close ko muna to. Select ko lang dito yung USDT. And then, itong BEP20 guys, no? Kasi medyo low fees and mabilis ko lang siya nare-receive dito. So, simple as that. And balik muna tayo dito ulit. Tapos, punta tayo sa home. So, dito guys, pag-uusapan natin yung trading bot, no? For me, as mentioned, this is one of the features na I benefit. So, punta muna tayo sa trading bot. And as we can see, meron tayo ditong profits na this is more or less around 30k. And once na mag-view natin tong mga bots natin, magbibigay din ako dito guys ng example, no? Para kung paano ko siya tinitake, paano yung nagiging setups ko dito. So, I'll give some ideas din dito, no? So, this is with DYM USDT. So, I have profits dito, 1 day, 2 hours. We have also profits kay Mavia, 3 days, 22 hours. Also, dito kay FitFi, medyo malaki-laki kasi I have this USDT value na medyo malaki. Then, this is 9 days, no? So, dito naman yung parameters at dito yung direction. As we can see, kay Juke, meron tayong profits. And dito kay Link USDT, naka-margin gain lang siya. This means medyo low risk ito since 3x lang. TWT as well, we have profits dito. Price range direction, no? Siguro bigyan ko lang ng example guys, especially dun sa mga nagtatanong kung paano dito, how I set up, no? But before I start, this video is just for ideas lang. I just want to give my opinion dito and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you got some ideas dito guys, and especially dun sa mga feedback, sa mga questions, sa mga tanong ninyo. So yun, start na tayo dito guys. No, one of the risk dito is that yung volatility, if mali yung select natin na direction, magkakaroon tayo ng losses guys, no? If we can check dito sa completed, meron ako dito mga loss. So say for example, I have loss this one.
So this is for the SLP. This one is nakalong ako tapos bumagsak yung presyo. So meron ako ditong loss, no. Ito yung mga completed na natin. Kahit papaano, dominant pa rin yung pinaka-profits natin dito. So pagkatapos niyan, back muna ulit tayo dito. Risk management, napaka-importante guys, no. Isa din sa mga tips dito guys is that once I create my bot, I check yung pinaka trend muna ng price action. So nag-back muna ako dito, tapos pupunta ako sa market. So bibigyan natin ng example siguro itong si Mavia, no. Si Mavia, we can see some good decent volume the past few days. Nagkakaroon lang siya ng range, but upon observation sa price action, it's going to the upside. So we'll check this one. So ito, Mavia USDT, tapos sa spot dito natin i-check, no. Kasi sa USDT perpetual hindi siya kompleto. So check natin dito. So Mavia USDT, select natin. Tapos meron dito ang pinaka chart icon sa taas. So select lang natin. Normally 4 hours ako nakatingin, no. Ito yung pinaka structure niya. Yung potential setups ko dito guys is that maybe around 3.3. Upon observation, pwede pa siyang mag 6.3. Pero on my own perspective dito, on my end, I will capture this volatility. Kakainin siya ng pinaka trading bots natin. So maybe 3.3 yung pinaka bottom ko, tapos maybe 76 yung pinaka upper price ko. And it's very important din guys to check yung pinaka trend ng isang asset. Make sure you understand the risk as well, kasi anytime pwedeng magkaroon ng pag invalidate ng bias mo. We can also cross validate sa TradingView if you want. On my end, this price could potentially hit pa ito, double bottom, and I'll ride that volatility lang. So simple as that, we just check these price actions and balik lang tayo dito sa home, tapos trading bot, and then dito sa pinaka futures grid. So sa spot grid, you can just use this one as well guys, no. Spot grid is that low reward, low risk dito. Good recommendation maybe for the beginners, no, kasi walang pinaka liquidation dito. Hindi ka maliliquidate dito sa may spot grid, no. So on my end, this is one of some example. Itong futures grid lang talaga dito, tapos select ko dito guys yung Mavia, no. So again, this is just an example. I'll just check Mavia. Ayan. So ito yung pinaka-recommended or yung default setups. Ayan. Tapos 18 yung pinaka-grids, and naka-leverage siya ng 3x. Kailangan mo lang dito 4.7 USDT. Pwede ko rin ito i-modify guys, to since I mentioned kanina 3.3 yung pinaka-lower price ko, tapos upper is around 76. So punta lang dito sa manual, tapos modify ko lang siya dito. So say for example 3.3, ayan, tapos dito is maybe 76, and this one yung grids is that 18. Pwede ko siyang dagdagan dito, maybe around 58 siguro. And dito sa leverage guys, no, again, leverage is depende yan sa pinaka-understanding mo. So normally I use leverage lang dito sa may grid, since volatile ito, around 12 to 13, 15x sometimes guys, no, if I'm confident sa trade ko. So itong 3x, this is good as well para mas malayo sa pinaka-liquidations. You just riding the trend or yung pinaka-volatility lang, no. Dito kailangan mo 19 USDT if you want to set up 3x leverage, no. So on my end, maybe I'll use lang dito. So if ina-adjust mo yung leverage, bumababa yung pinaka-initial na kailangan mo dito na USDT, pero mas malapit ito sa pinaka-liquidation guys, no. If ever man magkaroon ng volatility, since nako-compound yung pinaka-asset mo dito, so say for example nagkaroon ng pagtaas ng presyo tapos bumagsak, yung pinaka-profits mo doon na nakuha sa pagtaas ng presyo will be added na doon sa pinaka-grids mo guys, no. Yung pinaka-profits na yon will help as well para mas mailayo ka doon sa pinaka-liquidation price, no. So that's the simple idea for this one sa pinaka-grid bot, no. So maybe I'll set lang dito ng 12x, kailangan ko lang 4.8, pero I have this 120. I just want to use maybe 88 or 86 USDT. Iwan ko lang to in case, no. So simple as that guys, pagkatapos niyan, I can create now. We can also set dito ng pinaka stop loss, no, sa pinakababa. So yung pinaka stop loss mo is dapat below 3.3, since yun yung naka-set up dito sa pinaka price range mo na lower price. And I can set up naman ito
pagkatapos na makreate ko to, no? So andito naman sa baba yung pinaka advanced settings. Itong 120 USDT pala guys is that nasa funding, no? So wala siya sa spot or sa derivatives, andun lang siya sa funding. If ever na you transfer naman ang asset dito is that mapupunta naman siya sa funding, no? At kung sakali man na nakalagay siya sa spot is that select mo lang to and then transfer, and then select mo lang dito sa taas spot to funding, no? And then max, and then confirm para malipat siya sa funding. So simple as that. So let's go back here, cancel. Okay na to, I'll need to create lang and then confirm. Yun, ma-add na siya dito guys sa active, no? Makikita mo naman dito kung ilang days na active ito, and nandito naman yung mga other active trading bots ko. Itong si DYM, binigyan ko to ng perspective sa ating YouTube channel under community, no? So for the members, ayan, mention dito yung pinaka triple bottom is potential upward trajectory, tapos na-hit na yung initial targets ko dito, which is itong zone na to around 8.6 kanina. So na-hit na tong area na to, and ito yung pinaka setups ko before. And as per checking, andito na siya, 65.33 yung pinaprofits, no? Yun, hope you get some ideas dito guys. Meron na tayo ditong profits din, ito, itong bagong setup na to, around 1 minute. Ganun lang, ang pinaperspective ko dito is that you can anticipate potential losses dito. Make sure you understand the risk and reward para mas magkaroon kayo dito ng informed decisions and mas ready kayo sa market guys, no? And I think this is the best time to learn as well, to position yourself just to capture yung upcoming bull market dito sa crypto, no? Hope you get some ideas dito guys sa video natin. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.